Hello, what's up mga Kahero TV and welcome back to my channel. So ang topic natin ngayon, paano magbayad ng NBA clearance online gamit ang Maya Apps. So kung familiar ka dati sa PayMaya, so ito na siya ngayon. Maya Apps na ang tawag sa kanya ngayon. So kung bago ka pa lang sa akin channel, so don't forget to like, share, comment and subscribe mo yung aking channel para maging updated ka sa aking mga tutorial videos. And please watch this. At simulan na natin, i-type na natin yung ating clearance.nbi.gov.ph. So yung link po is nasa description sa baba. So pwede nyo siyang i-copy link para mas mabilis. And then i-open na natin. Pagka-open natin, ito yung lalabas sa kanya. So i-agree lang natin yan. Click natin yung I agree sa baba. So meron din advisory dito, no? So first time applicant, so mga libre yan basta meron kayong barangay certificate. And then renewal of NBI clearance. Doon sa mga may problem sa mga pangalan or birthday, so kailangan nyo na lang mag-register kasi kung ano yung ni-register nyo nung una, yun na yung lalabas doon. So kaya ina-advise niya na register na lang ng panibago. Pero kung hindi naman siya birth date and pangalan yung kailangan yung i-correct, so may edit naman siya doon sa account nyo sa portal ng NBI. Then sa pagpunta ng NBI, kailangan natin i-prepare yung ating 2 valid government ID. So kailangan po dalawa, hindi po pwedeng isa lang kasi yun po yung hinihingi ni NBI. Then kung naunawaan mo na, so click na natin yung close. Then ito na yung portal, so mag-sign in na tayo kung ano yung ni-register na email mo and password. So ilog in lang natin dito. So kung wala ka pa, meron akong tutorial na andito rin sa description kung paano mag-register online. Then nandito na tayo sa ating online account sa NBI. So isama ko na rin to. Marami kasi nagtatanong sa akin bakit hindi na-uploadan ng picture. So i-try nating uploadan ng picture. Then select tayo ng picture na pwede nating isample, ilagay natin sa ating portal. So ayan, pili na tayo ng picture. Ito ay sample lamang. So kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to subscribe, share, like, and pwede ka rin mag-comment. So ayan. So, i-crop natin yung ating image. So, tignan natin kung ano yung magiging sagot ni portal dito. So, ayan. So, ayan yung sagot niya. Sabi niya dito, oops, something went wrong. It's either we are updating the website or you have an internet connection problem. Pero doon naman sa actual na pagkuha ng NBI, meron naman photo capturing doon tsaka fingerprint sa ating account. Ngayon, click naman natin tong apply for clearance. So, click lang natin yan. After natin maklik yan, lalabas to kung anong type ng ID na isasubmit mo. So lagay mo lang dyan, tsaka yung ID number. Then pag okay na, i-click mo lang yung I agree. After natin maklik yung I agree, ito may important reminder. So yung reference number lalabas kapag nakapag-select na tayo ng payment option. Then yung reference number gate pass natin siya. Then to avoid inconvenience and long line, so pwede na natin siyang bayaran ang clearance fee sa ating online gamit yung ating makukuhang reference number. Then pagkatapos noon, so pili na tayo ng schedule. Pero bago ko kayo kumuha ng schedule, kailangan muna natin i-select kung anong NBA branch tayo pupunta bago tayo kumuha ng date. So i-type na natin dito yung ating NBI branch. Dahil malapit tayo sa Robinson's Dasma, so ito yung branch na napili natin. Then pili na tayo ng schedule, scroll up lang natin. Then i-click natin yung February 20. So i-click natin yun. Then scroll up natin, ito yung ating schedule. So February 20, scroll up din natin. Andito yung details ng ating babayaran. So pwede natin siyang bayaran. So PayMaya yung pipiliin natin. So click natin yung PayMaya. So ayan, click na natin. Then may reminder dito. So click lang natin yung proceed. Then lalabas na yung total ng babayaran natin dito. So proceed to PayMaya, click lang natin. Tapos lalabas siya, click lang natin yung Maya Apps. So ayan, so okay na, naklik na natin. So magla-login lang tayo dito ng ating Maya Apps. Tapos lalabas na yung details ng babayaran natin. Then i-click lang natin yung pay. Syempre kailangan may laman yung iyong Maya Apps. Tapos ito na yung transaction details. So total ng binayaran natin is 158.88 pesos. Then ito yung breakdown. So andito yung breakdown niya. So 155 yung total sa NBI. Tapos ang maganda dito kay Maya Apps is 3.88 lang yung service charge niya. And then within 10 minutes, so updated agad siya together with the NBI portal.
para makita natin kung updated na siya. So palit tayo sa ating online account sa NBI and then i-click natin yung transaction. Then ito na nga yung status niya. So agad-agad, so nag-update agad si NBI portal na paid na agad yung ating appointment o yung ating reference number with Maya Apps. Next naman dito is ipiprint mo naman ito para ito yung magiging resibo mo na ipapakita mo doon pagpunta mo doon sa NBI branch. So ganun lang kasimple mga ka-Hero TV ang magbayad ng online NBI gamit ang Maya Apps. I hope na nakatulong itong video na to. Syempre kung nagustuhan mo yung aking video tutorial about doon sa payment online process ng NBI, so don't forget to like, share, comment and subscribe mo yung aking channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. Yun lang, salamat, bye!